natin, guys. Pliers, ito yung mga gagamitin natin. Na lagaring bakal na luman. Sa mga lumang liha. Super glue. Bamboo stick para dun sa ano niya, sa body. At saka gumawa ako nito, out of ano, yung rayos ng motor. Pinawa ko siyang needle. At saka kapirasong kable ng kuryente. Yung stranded yan. Babalatan ko ito mamaya, ang gagamitin ko yung sa loob, yung danso. At saka of course yung styrofoam natin, yan, napulot ko sa ilog, so sayang. So, ayun guys, so umpisa na natin ano, kung paano siyang gawin. So, ito na mga guys, ano. So, yung bamboo stick ayan, gumawa na akong anong gagamitin. So, itatabi na natin to. Nagbalik na rin ako ng tansok. Itatabi na rin muna natin ito. Nag-iwa na rin ako ng styro. Ito, mga kamuro, ano? Ito yung mga gagamitin ko. Ayan. So, ito guys, itong tanso. Gagawin natin itong DIY na connector. DIY connector. So, ito yung pinaka-body ng floater. Tapos ito yung pinaka ano niya, palutang niya ano. Kumagamit ng ganito guys, para diretso yung butas. Tapos gagamitin natin ito dito, yan. Yan guys. Gagawin natin yan, ililihahin lang natin ito dun sa desire na korte na gusto natin. So, kung yung korte ng mga palutang. So, nasa inyo na guys kung paano nyo siya pinuhin, ano? So, okay na to. Para sa akin, okay na to. Ayan. So, dito sa tip, ay dito sa pinaka ano niya, ilalim. So, dito natin ilalagay yung connector. So, ganito yung ginagawa kong paglagay ng connector. Ilalagay mo doon sa parang yung needle. So, ikat mo siya ng dalawang beses. Sa dalawa. So, ito yung magiging sura niya na. Para sa connector. So, para mas matibay siya. Ito na siya guys. So ito na yung pinaka magiging connector natin. Ayan. So yung susunod niya guys. Guys, dito na siya ilalagay ano. Tapos ayan, tatali natin siyang ganyan. Para mas kapit na kapit siya.
siya guys. So ayan ay pinaka-connector niya ano. Ayan, atras mo lang yan ito. Ayan, sa makapasok doon. Yung pinagdugsukan. Ayan, sa maitago siya dyan. Ayan na. Ayan na siya guys. Oh. So nilalagyan lang ng ano yan, ng glue. Ng Mighty Band or show glue. Ayan. So, meron akong ginawa dito guys ng ito yung tinatawag na tip tail. Ayan na. Ito nyo. So ito yung tip tail. So ito dahil maliit, hindi ko nalalagyan ng tip tail. As is na lang syang ganito. Nasunod, ito nga lang. So ayan, lalagyan natin sya ng ano dito. Ng glue. Ayan. Saka dito. Ito na siya guys, tapos na. So pinipinturahan ko lang, pipinturahan na lang yan dito. Ayan. Okay, so tatabi muna natin ito, tapos gagawa pa tayo ng iba. So ito na yung iba. So pinasok ko na lang sila sa mga styro, ano? Ililihayin ko na lang. Oh, ayan, nalihan na mga kamuro, ano? Ayan na. So nalihan na lahat. So ito pa rin yung kanina, yung natapos na. So ngayon lalagyan ko na sila ng ano, ng connector. Ayan. Tapos ididikit, patutuin, tapos pipinturahan. Natin. So ayan, pipiturahan na natin mga kamuro. So ito lahat. Dami rin nagawa. So yung isang side muna no. Ipapakita ko kung paano. Tapos isasabit muna siya. Pag natuyo na yan, babaligtarin natin. White naman dito.
Ayan, oh. So patutuin muna yan guys. Pag natuyo na yung una, tapos babalik na rin natin yung sabit, ibababad na naman natin yung sa kabilang kulay. Ayan. So mamayang hapon na yan, matutuyo talaga. Para kasi pag kung lalagyan ng puti agad dito, tutulo lang yan sa red, so maghahalo lang pangit. So kailan tuyong tuyo siya? So bukas na yan. I-update ko na lang bukas yung Pins product. Ayun, makamura na. Medyo tuyong-tuyo na siya. So yung kabila naman. So okay na yung pintura, no? Patutuyin na lang yan ng, ano, patutuyin na lang ng todo. Yan. Simple DIY floaters. Yun, so tuyo na mga kamuro, ayan, no? Tuyo na lahat. Ayos.
Parang strawberry. Yun, ayos to.